To is used to nominalize the verb. So, tandaan, adding ko to terms of verb into a gerund. Magiging gerund yung verb mo. And ko to is used to nominalize the verb. Ano ba yung normalization? So, use normalization para maging noun yung isang bagay. Kunwari, sinabi natin na to cut something. So, sasabihin natin, kiru ko to. So, di ba? To cut something. Kunwari, tatanong mo, ano nga ba yung bagay ng panggupit? So, ano yung sasabihin mo, kiru koto ka de kiru mono wa nandes ka? So, ano ba yung bagay na kayang mag-cut? So, di ba, ginagawa mo siya as noun. So, tinatanong mo kasi kung ano yung bagay na kayang magupit. So, kunwari, number one, asa hayaku okiru koto wa kenkou ni ii. So, sabi niya, getting up early in the morning is good for the health. So, asa hayaku okiru koto. So, naging isang buong noun siya. It means waking up early in the morning. So, tanggalin niyo muna yung asa hayaku okiru koto. Sabi lang niya, kenkou ni ii. Ibig sabihin ng kenkou ni ii, it means good for your health. So, pag pinag-combine, asa hayaku okiru koto wa kenkou ni ii. So, getting up early sa morning is good for your health. So, ginawa siyang isang buong noun. So, para lang siyang, kunwari, waking up early is good for your health. So, ginawa lang siyang minormalize. Tanaka-san wa odoru koto ga suki desu. So, Tanaka-san wa odoru koto ga suki desu. So, ano ba yung gusto ni Tanaka-san? What does he like to do? Dancing. So, gusto niya yung pag-dance, hindi siya verb, ginawa natin siyang gerund, ginawa natin siyang noun, ginawa natin siyang pang-describe. So, ano yung gusto niyang gawin? Yung pag-dance. Odoru koto. Pwede mo rin naman sabihin, you can also say dancing. Tanaka-san wa dancing ga suki. Or, ano ba yung action na nagbibigay dun sa bagay na gusto niya? Ito yung pagsayaw. So, Tanaka-san wa odoru koto ga suki. So, yan yung normalization. Tinatawag nating normalization. So, ginagamit natin yan para yung mga, i-describe mo yung action. So, next. Pakibasa ulit. Number 3. I'm aiming to win the championship. Yare-san, sambang. Yung di ko dasay. Yushu suru koto o mezashite imasu. So, mezashimasu means to aim for something, right? So, yusho means to win. So, you win the championship. So, yusho suru koto o mezashite imasu. So, ano ba yung gusto niyang i-aim? He wants to be the champion. Yan, yusho suru koto. So, nani o mezashite iru no? Yusho suru koto. So, kumari, nani ga suki na no? Odoru koto. So, nani ga kenkou ni ii? Asa hayaku okiru koto. So, nagiging pang isang buong answer na din siya, di ba? Yun yung normalization. Okay? Pag may question, magtanong. Okay? Meron pa tayong other patterns ng normalization na inaral na natin before. Sabi dito, verb dictionary form plus koto ga dekimasu or koto desu. Ito yung mean na can do. Can verb. Kunwari, taberu koto ga dekimasu. So, we just mean to say kayang kainin. Oyogu koto ga dekimasu. Nomu koto ga dekimasu. Di ba inakal na natin yan before? Then, other pattern natin. Watashi wa piano o hiku koto ga dekimasu. So, yan yung can verb natin. Next, watashi no shumi wa eiga o miru koto desu. So, my hobby is watching movie. Miru koto. So, about watching. Tandaan yung koto is about, di ba? Next. So, after koto, yung next pattern, patapos na tayo. Nani-nani o toimasu. So, N1 o N2 to imasu. So, ginagamit natin itong pattern na to. We use this pattern to tell, used when telling someone the name of a thing or event. So, sinasabi lang natin to kapag sinasabi natin na yung tawag dyan ay ganito. Tinatawag siyang ganito. You call this one. We call this that one. Kumari, 1月 1日 o ganjitsu to imasu. So, we call the 1st of January ganjitsu. 日本では1月1日を元日と言います。Nagbibigay lang tayo ng bansag o sinasabi natin na ganito siya. So, kunyari, nani-nani, tulungan, ang tulungan. So, we helping each other is bayanihan. Pilipin de bayanihan to imasu. So, diba sinasabi natin na we call helping each other bayanihan in the Philippines. So, ganun siya. We just say, nagbibigay ka lang ng name of a thing. So, we use to imasu. Eh? Another example, number 2. Shogatsu ni jinja ya otera ni iku koto o hatsumode to imasu. We call visiting a shrine or temple at New Year hatsumode. So, ano yun? Kung tatanggalin mo yung to imasu sa dulo, ano yung action na ginawa niya? E di,
Shogatsu ni jinja ya otera ni iku. So, pagpunta daw sa jinja and otera, sa shrine and temple tuwing New Year. Ano daw tawag doon? Hatsumode toimas. So binigyan lang niya ng bansa. Okay? Okay ba tayo dyan sa toimas? Skip ko na yan. Nandito yung aabutin. So kunwari, ito na lang. Yan. So sa Japanese, yung helmets. In Japanese, you say, kore wa nihongo de nan toimas ka? Helmet toimas. So number one, yun nga, sabi ko, kore wa nihongo de nan toimas ka? Kore wa patoka toimas. Nihon de patoka toimas. So tawag niya sa patoka. Japanese is patrol car. Patoka. So sambang, try natin yung sambang. Nisha-san, sambang, kore wa Nepal de nan toimas ka? So, kore wa Nepal 語で日本、Nepal 語で Nepal 語で何と言いますか Nepal 語でサルパと言います。サグはどいサルパ。サルパと言います。おー、なるほど。はい、そう、サルパだおしゃさ、Nepal 語。ありがとうございます。So, di ba you use と言いますと、just say yun tawag sa isang bagay. So, how do you call something you use と言います pattern, okay? So, very easy lang yun. Next na tayo, 20 minutes na lang. Nani-nani to you. To you. Nani-nani to you, blank. Noun 1 to you, noun 2. Nani-nani to you, nani-nani is used to quote the name or a title of a thing or a person that the listener reader may not know about. Sa Tagalog, sinasabi natin yung tinatawag na ganito. Okay? Kunwari, Girls Generation no Kim Taeyeon to you hito. So kunwari lang ah, so 'di ba? Ibig sabihin ko yung Girls Generation K-pop idol na tinatawag na si Kim Taeyeon. So you use to you para mag-quote ng something na the readers may not know about. Okay? N1 is a person's name or other proper noun while N2 is a common noun. Yun nga sabi ko kanina, Kim Taeyeon to you hito. So yung taong tinatawag na si Kim Taeyeon. Okay, so 'di ba? Person's name. So 'di ba bibigyan ako ng anong klaseng siya tawag sa kanya. Okay? Sample number 1. Natsume Soseki to you shousetsu ka o shiteimasu ka? Narinig mo na ba yung have you heard the novelist called Natsume Soseki? Natsume Soseki to you shousetsu ka o shiteimasu ka? So, kumare ito. Blackpink to you K-pop group o shiteimasu ka? So alam mo ba yung K-pop group na tinatawag na Blackpink? So you use to you para mag-quote ng isang name ng isang bagay. Kumare, ano pa ba? What can we also use? Game of Thrones to you movie o mita koto arimasu ka? Napanood mo na ba yung movie that's called Game of Thrones? So di ba you use it to quote something? Huwag kalimutan to you. Hindi nyo siya lagi ginagamit pero important siya. So number 2, sample. Kino, Star Wars to you eiga o mimashita. So yesterday I saw a film called Star Wars. Star Wars to you eiga. Bigay tayong sample dyan. Wag na pala. So okay na lang. Hindi na akong bigay sample lang na time. Sorry. Ang dami ko kasing dal-dal. So after that, huwag kalimutan yung to you. May mga sample pa tayo. Di ba ang dami pa? Okay. Itong next last part, Rokubang, is itsu mo, doko mo, nani mo, dare mo, donna ni, te mo. Sinasabi lang niya, we just use it to express something that happens under all circumstances. So ano lang siya, kahit na. So itsu, doko, nani, dare, donna ni, te mo. Nani, dare, donna ni, te mo. Yan yung pattern na yan. Express something that happens under all circumstances, whatever they might be. So usually ginagamit siya, we use the form te mo after those. So ginagamit natin yung nani-nani te mo. Kunwari, itsu itte mo wakaranai. So doko itte mo wakaranai. So kahit saan pumunta, kahit anong gawin, nani o shite mo, dare to isyo ni itte mo. So kahit sino pang kasama kong pumunta, donna ni benkyo shite mo. So kahit gaano pa mag-aral ng Japanese, just means na whatever might happen dun sa isang bagay. Kunwari, sample lang natin bago tayo magkaiwa. Number 1, sekai ju, doko ni itte mo, kazoku no koto o wasuremasen. Kahit nasan man ako sa buong mundo, hindi ko makakalimutan yung family ko. Wherever I am in the world, I will never forget my family. Sekai ju, doko ni itte mo, kazoku no koto o wasuremasen. Kalimutan ne. Number 2, ako na lang ne. Nando kiite mo, onaji koto shika oshiete kurenai. So however, how many times I ask, no matter how many times I ask, they only tell me the same thing. So kahit ilang beses pa ako magtanong, mag-ask, onaji koto shika oshiete kurenai. Isa lang yung sinasabi nila sa akin, wala nang iba. So di ba, temo, kahit lang siya. Number 3, dare ga nan to itte mo, kankai o kaemasen.
I'm not going to change my opinion no matter what anyone. 誰が何と言っても考えを変えません。So we use this pattern para lang sabihin yung weight ng isang bagay. Yun nga, kahit na. Okay? Thank you, Chu wa. Doko e itemo, hito ga ippai desu. So sa thank you, Chu. Thank you, ito yung mga araw na long holidays. So sa araw ng long holidays, doko itemo, hito ga ippai. So there's a lot of people, di ba? Kahit basta araw ng holidays, puno sa labas. Everyone goes outside. Next. Netsu ga aru no de, nani o tabetemo oishiku nai. So, may sakit kasi ako, kahit anong kainin ko hindi masarap. So, whatever I eat doesn't taste good. Ay, number 5. Donna ni rippana hito demo ketten ga arimasu. So even kahit ano, no matter how wonderful that person is, laging may failure sila. So, donna ni rippana hito demo ketten wa arimasu. Pwede niya yung mga aralin, gamitin yung quotes. Dai. So after this one, meron tayong, so last pattern, wala siya dito. It's not included in the main JLPT grammar lesson 1, pero tinuturo siya. Nani nani janakte. Aya pa? Janakte is ninenegate mo lang yung sinabi mo sa number 1. Sample. Kore wa pen janakte. Chokoreto desu yo. Taberaremasu yo. So this is not a pen. It's a chocolate. It's edible. So ninegate ko lang na hindi siya pen, but it's a chocolate. So we use janak. So usually sa normal conversation, naririnig yan. Kung gusto mong bawiin, kung na sinasabi sa'yo na punta tayo sa McDo. Sabi mo, McDo janakte. Starbucks, ikaw yo. So wag sa McDo, sa Starbucks na lang. So yan, idenegate mo yung sinabi.